Hello guys! So today, gagawa po tayo ng nire-request nyo na video ng ating no-bake chocolate mousse cake. Madaling-madali lang po ito. Ito yung mga available na nasa bahay natin. Simulan na natin. Papakita ko muna. Magbibigay muna ako sa inyo ng tip. Kasi, ang spring form ko malaki. Ayan. Ito. So, gusto nyo yung gumawa ng cute size, kagaya ng mga ginagawa ko, pwede kayo mag-DIY. Kaya nito. Yan. Yung bote ng inyong mantika na plastic, pwede nyo siyang ikat para maging ganito itsura niya. Yan. So, pwede nyo na siyang gawing DIY spring form. Tapos, kuha lang kayo ng plate. Tapos, lagay nyo siya ng ganyan. Kaya nito. Yan. So, pwede na tayong gumawa ng small version ng chocolate mousse. Una, kailangan nating durugin ang ating mga cheesecake. Kagaya nito. So, pwede rin naman gumamit kayo. Siyempre, kailangan mag-wash muna kayo ng kamay nyo para malinis po siya. So, pwede mo siyang durugin dito sa ating spring form, DIY spring form. Gaya nito. Pwede rin naman na crushed graham. Yun lang, gagamit ka pa kasi doon ng melted butter. So, dahil ang ating version ay tipid version, so, mas maganda po ito diretso na. So, pagka nadurog na natin siya kagaya nito, ipa-flat lang po natin siya dito sa ating DIY spring form. After natin ma-flat yung ating base, ilalagay na natin siya sa ref for 15 to 20 minutes para ma-set po siya. So, kailangan natin na isang pack ng Knox gelatin. Gelatin ng Knox ang ginamit ko kasi eto sure na tatayo or magse-set ang ating mousse. So, lagay natin dyan ang isang pack ng Knox gelatin. Tapos, dissolve natin siya using 3 tablespoon of hot water. Mainit na tubig ang gamitin natin para mas madali siyang madissolve. 2, 3. So, kailangan natin ng 3 tablespoon ng hot water. Tapos, mix lang natin siya. Mix natin siya para siya ay matunaw. So, kailangan tunaw na tunaw po siya. Set na natin yung ating gelatin kagaya nito. Set aside po muna natin siya. Tapos, kuha kayo ng isang bowl na o kaya yung isang pwede mong pagmiksan. Tapos, ilagay natin na isang buong all-purpose cream ng Nestle. Pwede kahit anong brand. Maganda rin ang, na-try ko na rin ang Angel. Yan. So, lagay natin dyan yung cream. Lagay natin ang ating 1/2 tablespoon ng lemon juice. Pwede rin calamansi juice. Then, maglagay din po tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. Kahit anong vanilla gamitin nyo, ito po yung ginamit ko. Para mas mabango at mas masarap. Pero kung wala kayo available na vanilla, pwede naman pong wala. Tapos, lagyan natin siya ng 1/2 cup ng white sugar. Sama-sama lang po yan. And then, yung ating 4 packs ng Milo. So, lagay natin siya. Lagay natin siya dyan. So, lagay natin yan dyan. Pag nalagay na natin lahat ng ingredients, ang gagawin po natin ay haluin mo muna natin ng konti. So, mix muna natin ng konti bago natin siya gamitan ng mixer. Kung wala kayong mixer, pwede rin namang i-whisk nyo lang, pero mas maganda kasi kung mixer para mag-double po yung size. So, pag ganyan, na-mix nyo na, so, gagamit na po tayo ngayon ng mixer. Ayan. So, after natin ma-mix ng konti, pwede na natin siyang i-mixer. Tandaan nyo na. Ini-mixer natin siya para madobol ang kanyang size. Tapos, one at a time,
iskot niyo yung gilid para yung mga buo pang mixtures, ay yung mga hindi pa siya nadudurog na mixtures ay masama. Tipo lang po natin hanggang mag-double ang kanyang size. Pagkatapos, lagay na po natin ang ating melted gelatin habang mainit-init pa siya. So, gradually, danda lang po ang pagtanggal ng gelatin. So, after natin siyang ma-mixer, ma-whisk, ganito na itsura niya. So, pwede na natin siya ilagay doon sa sinet natin na ating DIY na spring form. At gumawa rin ako ng isang maliit para sa pang-cupcakes. Kung gusto niyong cupcakes, pwede rin. So, lagyan natin siya dyan dahan-dahan. Teka, lagyan muna natin itong maliit. Yan. And then, lagyan natin lahat dito sa ating spring form. Ganyan lang po kadali. And then, medyo taktak natin ng konti para hindi siya magbubble sa loob. And then, yung maliit, ganun din. Yan, taktak na. Tapos, lagay natin ito sa ref for 3 to 4 hours or until maset siya. So, yun po. Mamaya, babalikan natin. Don't forget to like, share, and subscribe.